Lahat tayo ay may pangarap. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, pangarap na makapagtrabaho, pangarap na mas magandang buhay. At merong ding nangangarap, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ikauunlad ng distritong kanyang pinaglilingkuran. When I was first in Congress in 2001 to 2010, 3 terms ako, meron akong nilikha na isang integrated area development plan for the 3rd District of Bulacan. So during my last term, nasimulang ma-implement. Sa aking pagbabalik, ang inisip ko, kung ako'y ma-elect ulit, I can still advocate for the remaining plans that I have in the development plan. Upang bigyan katuparan ng pangarap niya sa 3rd distrito ng Bulacan, nabuo ang 8-point program ni Tita Lorna. Kabilang dito ang solusyon sa malubhang pagbaha at pangangalaga sa kabundukan. Pagtataguyod ng abot kaya at tekalidad na edukasyon. Pagsuporta sa makakalikasan, makabayan at makamasang agrikultura. Komprehensibong pagsasaayos ng mga daan at kalsada upang maluktas ang problema sa trapiko. Paglalaan ng pondo para sa serbisyong pangkalusugan at kaligtasan ng mamamayan. Pagpapalakas at suporta sa pamahalaang barangay, paglikha ng dagdag na trabaho at empleyo na nakabase sa agrikultura at industriya, at pagtataguyod ng makamamamayan at makakalikasang ekoturismo. Sa paglutas ng suliranin sa pagbaha, pangunahing prioridad ni Tita Lorna ang pagsasaayos ng Bulo Dam. Matatandaan na ang pagkabugnos nito noong 2011 ang siyang naging sanhi ng malawakang pagbaha sa kalakhan ng mga barangay sa San Miguel. Pero nagraradyo yung kuwan yan, yung mga kagawad na sumabog na yung dam, na lumikas na kami. Eh, ala na kami dadaanan dahil dito sa Sapa, yung kuwan na, puno na. Yung aming mga palay na anihin, hindi namin na anihin dahil may iba na anihin na yung kuwan na taburo ng balik. Pinaglaanan din ng pondo ang pagtatayo ng dike sa kahabaan ng Ilog Angat sa bahagi ng Matiktik, Norzagaray. Yung undoy, yun yung pinaka malaking baha na na-experience po namin dito, na kami po ay personal na rescue sa mga kabahayan. At sa katunayan nga po, mga bubong na lang ng bahay ang nakalitaw. At ang tubig po ay tumaas ng mga halos kalahati ng tulay. Yung mga bata nagsisilangoy, pati ako nakalangoy nga eh. Hindi dyan pang bahay namin sa kabila. Lumangoy ako. Sabi ng mga tao sa tulay, "Hala, sinanay, lumangoy oh." Lumangoy ako kasi mga gamit nga na iwan sa bahay. Sabi ko, hirap pala mag-ano ng baha. Tapos yung mga gamit, minsan nakakaiyak. Maliban sa proteksyon sa matinding pagbaha, nagsisilbi rin konkretong daan ng dike ng mga residenteng nagmumula pa sa sulok ng barangay Pinagtulayan sa nasabing bayan. Una-una nakatulong po ito kasi ito ang kinoconsider natin ngayon na flood control, di ba? Parang siya yung magiging harang para yung pagdating man ng malaking buhos ng tubig galing sa Angat Dam or buhos na galing sa ulan na magiging sanhi ng paglaki ng ilog, hindi na po makakaakyat ng tubig dun sa mga kabahayan. At pangalawa nga po, sa kasalukuyan, dahil itong dike ay na matatagpuan sa boundary ng barangay Matiktik at barangay Pinagtulayan, ito na rin po yung naging kalsada o farm to market road na ang mga ibibiyahing gulay galing sa kanilang mga taniman ay mabilis na madadala sa pamilyang bayan.
Maliban sa dalawang mayor na flood control structures na ito, naglaan din ng ating kongresista ng mahigit 1 bilyong piso para sa iba pang strukturang makakatulong upang pigilan ang matinding pagbaha. Itinataguyod ni Tita Lorna ang edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarship para sa mga kabataan at pagsuporta sa pagtatayo ng silid-aralan sa pampublikong eskwelahan. Sa kalagayan po ng buhay namin, ako po ay isang anak ng magsasaka. So ang nanay ko po ay isang plain housewife. So talagang itinataguyod lang po nung family ko yung aming pag-aaral. Dumarating po ng time na para lang makapasok, nilalakad namin pupunta mula bahay hanggang paaralan. Laking pasasalamat po namin na si Tita Lorna yung aming naging guest speaker. At sa kanya pong maikling speech, sa katapusan po ng kanyang pananalita, ay bigla na lang po niya lang sinabi na kami daw po ay kukuning scholar. Doon po nagsimula ang lahat. Sa tulong ng scholarship, tulong ng pagiging dean's lister, bumaba po yung aking tuition fee. Konti na lang po yung itinutulong na kailangan pera para sa inyo aking pag-aaral. Sa kasalukuyan, umaabot na ng mahigit 1,000 ang bilang ng mga scholar ng distrito. Samantala, umabot ng mahigit 400 milyong piso ang inilaang pondo para sa pagtatayo at pagsasaayos ng 21 pampublikong eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng distrito noong 2017. Tinataya na mga abutin ng humigit kumulang 600 milyong piso ang nakaprogramang pondo na ilalaan para sa karagdagang 31 pampublikong paaralan ngayong 2018. Isinusulong din ni Tita Lorna ang pagkakaroon ng Bulacan State University San Rafael Campus upang higit na maitaas ang antas ng edukasyon sa 3rd distrito ng Bulacan. Sa pamamagitan ng kanyang ilang taong pagpupursige, katuwang ang ibang pinuno ng San Rafael, formal na ibinigay ng Philinvest Land Incorporated ang 2 hektaryang lupain sa lokal na pamahalaan ng San Rafael upang pagtayuan ng BSU campus. Ang ini-envision ko, magkaroon ng magandang buhay ang mga mamamayan ng 3rd distrito. Ang ini-envision ko is to be able to create really an educated community. Kaya nga gusto kong magkaroon tayo ng universidad, no? Ang gusto ko ang mga mamamayan ng 3rd distrito ay empowered. Empowered, they're able to achieve their dreams for their children, for their grandchildren. Siyempre, sino bang magulang ang ayaw na umasenso ang kanilang mga anak? At sa pamamagitan po ng pagtuturo, parang naibabalik ko po yung tulong na ibinigay sa akin ni Tita Lorna. Naihuhubog ko po yung mga batang ipinalagak sa aking kamay sa buong taon. Naniniwala din si Tita Lorna sa malaking papel ng mga guro upang makamit ang dekalidad na edukasyon. Kaya naman buong-buo ang kanyang suporta sa pag-aangat ng kanilang kalagayan. Isa sa konkretong hakbangin niya ay ang pagsusog sa pagsasabatas ng House Bill 5524 upang itaas ang sweldo ng mga guro at iba pang kawani sa loob ng paaralan. Sa pagdalaw ni Tita Lorna sa mga liblib na barangay, nakita niya ang mahirap na kalagayan ng mga magsasaka, lalo na yung mga nasa kaitaasan o upland. Kaya naman hindi siya nagdadalawang isip na suportahan ang kanilang programa upang paunlarin ang kanilang hanay. Kabilang ang mga coffee farmers ng Talbac, Doña Remedios Trinidad sa mga upland farmers na taus-pusong nagpapasalamat kay Tita Lorna. Siguro, noong time na yon, sa ngayon, kung hindi dumating yung tulong na yon from national government, ang matitira na lang siguro kung sa 100% ng coffee farm, yung 20% baka matira. Yun na lang talagang may hilig at gustong ipagpatuloy yung production ng kape. Ngayon nga, dahil sa programa,
natuto kami magsarili ng treatment. Direkta pa sa mga staple beans, direkta pa sa mga coffee pa, sa mga coffee shop, sa mga coffee roaster. Nakakapag-demand kami ng presyo. Upang lubusang makatuwang sa malaking pangangailangan ng mga magsasaka sa ikatlong distrito, nagpatupad din si Tita Lorna ng iba't ibang proyektong pang-irigasyon at ipinaayos ang mga kalsadang magpapadali sa pagluwas ng produkto ng mga magsasaka sa pamilihan. Hindi pa nagagawa yung aming kalsada. Kaming mga bihera, bumibiyahe kami, sakay ng tora-tora ang aming paninda. Nababalaho yung aming tora-tora, takot namin ng buhangin. Bato, tinatambak namin sa sirang kalsada, sa sirang daan hanggang tuhod ang putik. Papaya namin, pagka nalapakat kami sa kanyang mga saging na hinog, ay nalulublog siya, nabubulok, hindi na pinakikinabangan. Hindi naman napipinta na yun eh, pagka yung may damage na. Ang kinikita namin nung ang aming daan ay sira, na kaunting halaga, ngayon, doble ang inaabot na kinikita namin. Napakalaking bagay. Ako naman yung nakaipon-ipon na kaunting pera, kapag titinda kong yan, kapag pagawa ko ng isang maliit na bahay na lahi din naman iniutang na sa iba, sariling sikap na lang. Saka meron ka-profit tindahan sa bahay. At siya ko rin pinagkukuna ng panggastos-gastos. Isa rin sa malalaking advokasya ni Tita Lorna ang Claridel Bypass Road na nagpadali sa biyahe mula sa mga bayan ng ikatlong distrito tungo sa iba't ibang bayan ng Bulacan maging sa Metro Manila. Kabilang ang proyektong ito sa kanyang Area Integrated Development Plan na ipinatupad sa panahon ng kanyang termino noong 2001 hanggang 2010. Sa pagsisimula ng kanyang termino noong 2016, isa ito sa binigyang prioridad niya na maipagpatuloy. Sa kasalukuyan, bukod sa pagpapabilis ng biyaheng paluwas ng mga taga-distrito, nakatulong ang bypass na maibsan ang masikip na daloy ng trapiko mula sa bukana ng San Ildefonso tungong San Rafael. Inaasahan na sa hinaharap na pagpapatupad ng ikatlong bahagi nito ay muling mapapaluwag ang daloy ng trapiko mula kabayanan ng San Ildefonso tungong San Miguel. Malaking ginhawa ng bypass sa amin dahil sa biyahe namin ngayon mula rito sa Ducon hanggang Cloverdip, pinakamalaki na isang oras. Mapaigli pa yun kung yung itong daan namin mula rito sa Tukot hanggang Barangay Pulo ay maayos na. Nakasalakoy na ayos ngayon. Isa rin sa mayor na proyekto ni Tita Lorna ang pagkakaroon ng alternatibong daan mula San Miguel patungong Pampanga. Kaya naman na idisenyo ang 38-kilometrong San Miguel Candaba Bypass. Layunin itong maibsan na masikip na daloy ng trapiko sa bahagi ng Kamya San Miguel at mapabilis din ang biyahe mula sa ilang bahagi ng distrito tungong Pampanga. Nagkaroon dito ng traffic sa sobrang liit ng kalsada na hindi niya kaya na i-accommodate lahat yung sasakyan. Nagkaroon dito ng almost 8 hours na traffic, bumper to bumper traffic. Isa sa mga malalaking impact ng project na ito ay ang solusyon sa mabigat na traffic dito sa aming pamayanan sa pamamagitan ng bypass road na ito ay mababawasan ang mga sasakyan na dumadaan dito sa aming pamayanan. At yung mga papunta sa Pampanga ay hindi na makakadagdag doon sa volume ng mga sasakyan na pinoproblema namin dito sa aming lugar. Sinuportahan din ni Tita Lorna ang pagpapaayos ng iba't ibang strategikong daan sa iba't ibang bahagi ng distrito upang maging mas mabilis at maayos ang kalakalan, makapag-engganyo ng mamumuhunan at ang paglalakbay ng mga taga-distrito at iba pang mamamayan na dumadayo dito. Ma-check up na, pauwi na kami, lumakas ho yung ilog, lumalim. Sinakay ko siya sa interior dahil buntis nga ho, ayoko siyang maglangoy sa ilog. Noon hong tumatawid na kami, bigla hong bumiling yung interior, napailalim siya. Noon hong hinabol ko siya, nahawakan ko siya sa paa. Ayun, nailutang ko siya. Nung mailutang ko siya, ayun,
Ang nasabi lang ho niya sa akin, ay Diyos ko, papatayin mo ako. Ang mga tao, pagka medyo sa hirap ng daan, nai-stranded pa sila. Pagka panahon ng tag-ulan, dahil nga sira yung daan, tapos baha ang ilog, walang tulay. Mga panahon na yun, at pag magdadala ka ng pasyente sa ospital, ay hindi niyo pwedeng maisakay sa kabayo. Kung hindi ang ginagawa, ay nilalagay siya sa duyan at pinapasa ng dalawang tao papunta doon sa akle. Yan pong tulay na pinapagawa ni Tita Lorna na yan, 100% ho, napakalaking maitutulong dito sa amin yan. At ako ho, umpisa ng nagkaasawa, mula ho noon, puro yan na hinihingiling namin sa kanila na igawa kami ng tulay na para maginawahan ng pamumuhay namin dito. Pero sa tulong ho ni Tita Lorna, sa ngayon ho, na ginagawa na nga, 100% ho, na napakalaking maitutulong sa amin yung tulay na yan. At nung na-develop naman yung daan dito, marami naman ang taong nagsipagtira na rin dito, yung mga may kamag-anak. Dito na sila unti-unting naniniraan na ulit yung mga may kamag-anak sa iba-ibang lugar, sa Metro Manila o taga-taga saan. Dito na sila naninirahan. At natuwa sila nung naging maayos ang karsada at saka nga nagkaroon na ng ilaw. Ang kalusugan ay kayamanan. Kaya naman prioridad ni Tita Lorna ang pagkakamit ng tama at abot-kayang kalusugan ng mga mamamayan ng ikatlong distrito. Sa katunayan, patuloy ang kanyang paglalaan ng pondo hindi lamang sa mga pampublikong ospital sa loob at labas ng ikatlong distrito ng Bulacan, kundi maging sa mga pangunahing paggamutan sa Kamaynilaan kung saan karaniwang nagpapagamot ang may malulubhang sakit. Mula 2017 hanggang 2018 ng Marso, umaabot na sa halagang humigit kumulang 5 milyong piso ang naipaabot na tulong ni Tita Lorna para sa mahigit 650 na pasyente mula sa 12 mayor na ospital sa Bulacan at Maynila. Taga-distrito ka man o hindi, hindi nagdadalawang isip ang tanggapan ni Tita Lorna na tumulong basta't nakita ang mahigpit na pangangailangan. Malaking tulong po ang binigay sa akin ni Tita Lorna ng support sa medical assistance. 3 times a week po ako nagdi-dialysis at ang per session po ng aking dialysis is 4,700. Ang halaga po ng aking dialysis sa isang linggo is 70,000 lahat. Pati gamot, pati yung injection lahat. Nagkaroon ng programa si Congressman na nabigyan ako ng tulong ng medical assistance noong 2016. Tapos po, hanggang ngayon po, na nabibigyan ako ng tulong ni Tita Lorna. Kaya ako nagpunta rito, ipinaliwanag ko kay Congresswoman at sa kanya doon, sa kanyang staff, no, masikaso sa akin na, Ma'am, okay na ako sa pamamagitan ng tulong mo, nagbalik na ang aking lakas ili, kaya pwede na akong magtrabaho muli. Hindi naman natin kapares ni Congresswoman eh. Merong maganda ka lang kausapin pero hindi ka naman bibigyan. Ay dito, hindi ako nabasyo. Congresswoman, yan ang talagang tumutulong kahit wala siya. Sa tauhan ka lang niya lumapit, bibigyan ka. Ipakita po yung pangangailangan mo sa abot na makakaya nila, ibibigay siya. Upang tiyakin na ang malaking bahagi ng distrito ay magkaroon ng abot-kaya at maaasahang paggamutan, sinisimula ni Tita Lorna ang pagsasaayos ng kalagayan ng San Miguel District Hospital. Kaya naman naglaan siya ng inisyal na 10 milyon para sa pagsasaayos ng pasilidad nito sa pamamagitan ng DOH. Maliban dito, tumutuwang din si Tita Lorna sa pagpapatayo ng mga barangay health stations or centers sa mga barangay at iba pang pasilidad na kinakailangan lalo na sa malalayong mga barangay. Dahil nga binibigyang pagpapahalaga ni Tita Lorna ang kalusugan ng mamamayan lalo na ng mga bata, katuwang siyang naghain ng panukalang batas sa Kongreso na magkaroon ng nutrition worker ang bawat barangay. Nag-file ako ng isang bill, House Bill 3688, no? Para mabigyan naman natin ng incentives yung mga volunteer workers, no?
that is actually helping monitoring no the health status and the malnutrition status sa mga barangay. Pangunahing pangangailangan ng mga pamayanan ang ligtas at malinis na supply ng maiinom na tubig. Kaya naman sa unang taon pa lamang ng kanyang panunungkulan ay sinimulan na magpatayo ng water supply system sa isang liblib na sityo ng Biyak na Bato sa San Miguel. Sa kasalukuyan ay naseserbisyohan nito ang humigit kumulang 300 kabahayan sa paligid. Dito po dati walang tubig. Mga bata po rito nag-iigib lang dyan sa baba, pinapasal lang po nila. 2 po siguro yung kilometers or 3 kilometers yun sa iba. Kasi doon po kami sa malayang iigib kuminsan. Eh ngayon po, malaking tulong po itong tubig na dumating po na pinagawa. Lalong-lalo na po sa mga tao rito, sa mga bata na hindi naiigib po dun sa baba. Kaya siguro ngayon masusuplayan na po lahat ng mga tao rito. Napakalaking ginawa po para sa amin. Mahigpit ding ng hikipag-ugnayan si Tita Lorna sa mga lokal na pamahalaan at barangay officials upang matulungan sila sa pagbubuo ng mga programa at struktura upang epektibong makapaglingkod sa mamamayan. Bukod pa rito, advokasya din ni Tita Lorna ang pagkakaroon ng dekalidad na serbisyo publiko ng mga lokal na pamahalaan. Naniniwala siya na isa sa magiging susi upang makamit ito ay ang pagbibigay ng sapat at makatwirang ayuda para sa mga barangay officials at maging sa mga barangay volunteers. Para sa panimulang pagsasakatuparan nito, isinusulong niya na maisabatas ang House Bill 6695. Ang local government naman naglalaan ng parang honorarium lang. It's not really a salary but an honorarium for them, no? So talaga namang hindi sapat. Pero ito mga volunteers lang talaga na ang sisipa, no? Ang sisipa. Kaya meron akong final na bill sa Congress, no? Na mabigyan naman ng incentives, no? Yung mga volunteer workers kung pwede nga mabigyan ng salary. Ang pagpapabilis sa biyahe patungo sa 3rd distrito ng Bulacan mula sa Maynila ay nagbukas din ng maraming oportunidad. Kabilang dito ang pagkakaroon ng Agricultural Training Center gaya ng Duran Farm na dinadayo rin ng mga nais mag-aral ng kursong agrikultura mula sa ibang panig ng Pilipinas. Nakapagbigay daan din ito sa pagpasok ng mga industriya na nagbigay ng trabaho sa malaking bilang ng mamamayan sa distrito. Merong isang agricultural technologies ng Municipal Agriculture Office namin na nag-i-invite ng pagsasanay. Ngayon, yung pagsasanay na yon ay dinaluhan ko 3 araw sa Bulacan Agricultural State College kung saan marami kaming mga magsasaka na inimbitahan dito sa barangay. At pinagsanay kami sa makabagong pamamaraan ng pagugulayan o yung pagtatanim ng gulay sa diangkop na panahon. Yung seedling business ang lalong nakapagpaangat sa buhay ko na talagang mapakarami kong matutulungang mga magsasaka, lalo na pagpanahon ng bagyo. Si Tita Lorna nga, nung makita yon, nakita sabi niya, mula ngayon, tatawagin na kitang seedling queen ng Bulacan. Nabalitaan namin na magkakaroon ng training galing kay Cong. So, hindi naman namin inaksay yung pagkakataon. Ginrab namin agad to. Kasi dito lang gaganapin sa barangay. Imagine, hindi na kami mamamasahe, di ba? So, sa 10 araw ng pagtitraining namin na yon, naging masaya ang aming pag-aaral. At pagkatapos nun, nagkaroon kami ng mga opportunity na kumita. Hindi na namin kailangan pumasok pa o mamasukan. Nasa sarili lang namin kaming bahay, kumikita kami kahit konti. Nagdaos kami dito ng livelihood training para sa handicrafts and beads making. At ang mga trainer pa nga po nun, galing pa ng Coron, Palawan. Sa 1 week na itinakbo nung programa, nakita ko na malaki yung potential. Kasi ang member ko kasi puro lahat kababaihan dito sa Talbak. At
Yung lugar namin ay sa pagsasaka nakatugon, pero yung kababaihan syempre nasa bahay lang. Kailangan nila ng alternatibong pagkakakitaan. Nung makapag-training kami ng paggawa ng basket, mga candy basket, tray, tapos beads, yun, unti-unti kahit papaano, nagkakaroon na sila ng income. Lalo na ako, yung mga dating patay na oras ko, nagkaroon ng ng kabuluhan. Lang kami o mga kapitbahay, kamag-anak na umu-order sa amin ng katulad ng cake, cupcakes at iba pang mga pastry products. Pero ito, sa pamamagitan nitong tinatagpong hanap buhay na to, ay secure na ang future nila. Kasabay ng pag-unlad ng ikatlong distrito ay sinusulong ni Tita Lorna ang makamamamayan at makakalikasang ekoturismo upang matiyak na mapapanatili ang ganda ng kapaligiran. Naniniwala si Tita Lorna na tayo, bilang katiwala ng dakilang lumikha, ay dapat magbigay ng kaukulang pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan at hindi dapat pinsalain ito para lamang makamit ang pag-unlad. Para sa kanya, ang tunay na pag-unlad ng distrito ay ang pagtataas ng antas ng pamumuhay ng lahat ng mamamayan dito, habang tinitiyak na maayos ang kalikasang ipinagkatiwala ng Panginoon sa mga tao. I asked actually DWH to make a study on it, and then i-approach ko ang Philippine Tourism Authority para baka naman pwedeng matulungan kami to create a tourist destination, particularly in Doña Remedios, Trinidad. Kasi ang gaganda talaga ng mga waterfalls nila, very inviting kasi it's virgin, no? Hindi pa napupuntahan ng maraming turista. Local tourist lang ang nagpupunta doon, yung mga taga-ron lang, ano. But it's really clean. Actually, si Congresswoman, yung 3rd Congressional District ang pinakamalaking pondo dito sa Bulacan. Alam mo kasi si Congresswoman, ano, hindi lang siya talaga humihingi ng proyekto sa papel. Sinagawa niya, gagawa siya ng proyekto, magpaplano siya ng proyekto, ayusin niya yung program of work, yung mga plano, and then siya mismo pupunta kay Secretary. Siya mismo yung naglalabi dyan. Si Congresswoman, trabaho, at personal niyang sinusundan kung ano man yung kanyang mga nakalain na project. Kailanman ay hindi napagod si Tita Lorna sa pagsisikap na abutin ng mga pangarap niya para sa distrito. Kaya naman sa pangkalahatan ay naging mabunga ang muling pagsasakatuparan ni Tita Lorna ng kanyang programang Lingap at Serbisyo. Subalit marami pa sa mga pangarap niya ang kailangang pagsikhayang maabot sa hinaharap. Maisasakatuparan lamang ito kung muli siyang bibigyan ng pagkakataong pangunahang muli ang pag-abot ng mga pangarap na ito para sa ikatlong distrito ng Bulacan. Para kay Tita Lorna, inspirasyon niya at sandata ang suporta, tiwala at pagmamahal ng mga kadistrito na naging kaagapay na niya upang makamit ang ilan sa mga pangarap na ito.